Pasigueño, magandang araw sa ikalawang programa para sa araw na ito ng Barangay Palatiu. Inihabol nila ang kanilang selebrasyon para sa Halloween, ang kanilang trick or treat. Supposedly, October 29 nila isinelebrate ito, ngunit dahil nga sa bagyong paeng, ay inusod ito sa araw na ito kasunod ng kanilang soba. Ayon sa nakuha na impormasyon natin, itong trick or treat na ito ay sinalihan ng nasa 220 na kabataan at 300 na adults. Kasama ang mga homeowners association, ang mga miyembro nito, ang kanilang barangay staff, ang kanilang mga anak. Ang lahat ay iba-iba ang pakulo, iba't iba ang kanilang kasuotan, may nakakatakot, may mga cute, at ang kanilang mga makeup ay kakaiba. Maging ang mga barangay council at ang kanilang kapitan ay nakiisa at game na nag-costume din. Ang mga kabataan ay posible rin manalo at ganun din ang mga mas nakakatanda dahil ito ay may best in costume na magwawagi para sa kid at adult category. Merong champion, first, second, third, at consolation prize sa bawat category. Ngayon ay nagsisimula ng mamigay ang barangay ng ilan sa mga regalo na makukuha ng mga batang lumahok. Nandito rin ang butihing asawa ng kapitan na si Kapitana Dina Guevara. Merong ilang hurado na siyang titingin sa mga costume na mga lumahok at sila ang pipili kung sino nga ang magwawagi. Susubukan lang natin kung tayo ay meron muna makakapanayam na ilan sa mga sumali para dito sa trick or treat ng Barangay Palatiu. Ulitin natin, nasa mahigit 200 kabataan ang sumali dito sa kanilang Happy Halloween Trick or Treat para nga makatanggap ng ilang mga regalo mula sa barangay. Hello! Anong name mo? Yesleya po. At sino ka ngayon? Sino tong costume na to? Kilala mo ba? Sino kasama mo? Si Mami? Apo. Mami, halika po. Hindi daw niya kilala kung sino costume niya. Sino po siya? Si Maleficent po. Yun, si Maleficent. Sino po ang gumawa ng kanyang costume? Yung pinsan ko po. So, ilang araw po itong ginawa dati ba? Kanina lang po. Kanina lang? Okay, sige po. Maraming salamat. At ready ka na ba makuha yung candies mo or yung mga gifts sa'yo? Apo. Excited ka na? Apo. Patingin nga na excited. Asa na siya? Ayun, sige. Good luck sa'yo. Thank you, mami. At nakausap na nga po natin si Maleficent. Okay, so isa lang po yan sa napakaraming bata na nandito ngayon. At simula na po ng kanilang pagpila para makuha yung kanilang mga regalo mula sa barangay. Mismong ang barangay council ang mamimigay na itong mga regalo na ito. Nandito pa ang ilan pa sa mga kabataan na sumali dito sa kanilang trick or treat. At hulaan niyo po, ito po ay isa po sa mga kagawad, si Kagawad R. Cruz. Ang araw po, talagang ginda-ginda yung mga barangay council, yung iba sa inyo. Ang ganang araw, Lua, no? Siyempre, kasi itong trick or treat talaga namin, naka-schedule to noong October 29. Eh, dahil nga sa bagyong paeng, minarapat namin i-postpone para sa safety rin ng lahat. Hindi naman po pwedeng hindi natin itutuloy. Ito naman taon-taon ginagawa ng Barangay Palatiu. Makita lang natin si Maleficent po. Ang buting asawa ni Kagawad Al na si Maleficent, ayan. At ito pong inyong contest po ngayon. Ito po ba yung mga napili na costume? Aba, yan yung mga napili na. Tapos mamaya meron kaming panibagong judges na pipili ng top 5 sa kayo magiging champion natin for 2023 natin trick or treats. Okay. Sige, papakilala kayo kagawad, baka hindi kayo nakikilala
Ang gabi, Luan. Salamat. At atin na nga po nakausap si Kagawad Aldrin Cruz. At ayon nga po sa kanya, ito ay dapat noong October 29 dahil nga sa bagyong paeng ay naantala ito. Pero hindi siyempre papayag na mapigilan ang kasiyahan ng mga bata. Kaya inusod nga ngayong araw na ito. Kausapin lang natin mula sa Villa Legazpi. Ano pangalan mo, Van? Van po. Ilan taong ka na, Van? 22. Okay, so sino nag-makeup sa'yo? Si Kuya Johnny po. Tapos, anong makukuha? Oh. Candy po. Candy. Candy, ang ilalagay dito sa bag. Opo. Ano gusto mo sabihin at meron ganitong programa sa palasyo? Masaya po. Masaya. Sino kasama mo ngayon? Si Mama po. Yun po. Okay, sige. Maraming salamat, Van. At yan nga po si Van na makakakuha ng candy. At ayon nga po sa kanya, masaya naman daw sila na makakatanggap sila ng mga candies. Maliban pa dito ay meron pong photo booth kung saan kanina pa pinupuntahan ng ilan pang mga kabataan para nga magkaroon sila ng tsansa na magkapakuha ng picture at magkaroon ng memories. Ika nga. Kanina, kasabay ng soba, mahaba ang pila dito sa photo booth. At ilan po sa mga kabataan ito ay ine-enjoy na kagad nila kanina pa lamang ang kanilang mga costume. At susubukan muli nating makapanayam ang kapitan ng barangay na si Bobot Guevara. Atin na po siyang nakita na nakahanda na rin at kanina hindi ko siya nakilala agad. Dahil game na game din po na nag-costume ang kapitan ng barangay. At ngayon nga po ay aabalahin muna natin si Beast. Magandang araw ka. Ay, magandang araw, Luan. Kamusta? Hindi po ba mainit sa loob yan? Mainit. Siyempre, titiisin natin yan para sa kasiyahan ng mga bata. Uh-huh. Yan naman ang mitiin natin ito para sa linggo ng kabataan. Uh-huh. At ito po kasi di ba naantala, pero tinuloy niyo pa rin po. Oo, kasi siyempre naka-schedule na yan eh. Uh-huh. Dahil sa bagyong paeng, medyo na-late lang kami. Uh-huh. Ano gusto mo ipalating kap sa mga kabataan? Kanina pa sila nag-aantay at excited. Oo nga, hinay lang. Kasi naiinip na rin sila dahil inuna natin yung soba. Pero lahat po naman sila mabibigyan. Pinagandaan po natin talaga ng barangay council yung mga ibibigay sa kanila. Okay, sige po. Ayan. Ano po ba ipapinigay ka? Ayan, mga toys, mga... Ito parang lunchbox to. Mga toys, tapos mga candies. May mga pagkain din, giveaways. Opo. Okay, sige po. Maraming salamat po. Salamat, Juan. Wala na, mainit. Okay, sige, thank you so much po. At ating nakapanayam ang kapitan ng barangay na game na naka-costume din at nakaisa dito sa kanilang selebrasyon ng Halloween ang kanilang trick or treat. Nakita natin ang mga ipamamahagi sa mga kabataan ay mga candies, meron ding ilan pang mga pagkain at ilan pang mga laruan. Maging ang mga barangay staff, ang barangay security force ay kasali din po dito. At muli, meron pong mapipili sa dalawang category. Sa kids at sa adult categories po ay may magwawagi champion, first, second, third, at consolation prize. Huli man po ay naihabol din ang selebrasyon dito sa Barangay Palatio para sa Halloween. Mula dito sa East Santos Covered Court, ako si Luan Peñano para sa latest na iNews Pasig.